Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagnanais na pampaswerte na dyan-dyan nyo lamang yung araw-araw nyo ginagamit na gagamitin natin pampaswerte or gagawin natin pampaswerte mga bossing. Kung kayo po'y naniniwala sa ganito, subukan nyo po ito mga bossing kahit ngayong umagang ito mga bossing. Yung mga ginagamit natin suklay, salamin, or kaya sapatos, or kaya kung gusto nyo, pati damit po ninyo mga bossing, wisik-wisik nyo lang din po sa inyo pong cabinet upang sa ganon, bawat damit o bawat mga bagay na ginagamit nyo araw-araw ay magdudulot sa inyo ng swerte. Kung kayo po'y naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ay mainam na subukan nyo po itong gawin. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Mga bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo swerte sa ating pong buhay. At itong aking tuturo sa inyo ay isa sa mga very powerful na napakaswerte. Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng isang stainless na kaldero. Sa kalderong ito, ilalagyan nyo ito ng tubig. Bubuksan nyo po ang inyong kalanang pinakamahina ang sindi. Hindi nyo po ito tatakloban. At pagkatapos, kapag napansin ninyo na may bubbles na ang gilid ng inyong kaldero, sinyalis na po yan na umiinit na ang inyong kaldero. Saka nyo po ilagay ang inyong po mga durog na dahon ng laurel. Lagyan ng kapranggot na asin mga bossing. At pagkatapos, kaunting asin lamang ha. Pagkatapos ito, pag kumulo na po ito, okay na po yan. Very good na po yan. Yung ating dahon ng laurel, depende sa dami ng inyong dahon ng laurel. Kung marami, okay. Kung kakunti, okay din po. Huwag kayong mag-alala mga bossing. Ngayon po mga bossing, ang gawin nyo po ay pag kumulo na po ito, off nyo na ang inyong kalan. Pagkatapos po nito, ipasok nyo po yan. Humarap kayo sa may silangan mga bossing. Ngayon po mga bossing, sa may silangan na ito, mag-uukol ka muna ng panalangin bago nyo gawin ang pampaswerte natin. At pagkatapos, halimbawa may suklay po kayo. Yung suklay po nyo mga bossing, ididip nyo lang pong ganyan mga bossing ha, ididip nyo lang. Pag nadip nyo pong ganyan, yan nakakaya naman, daming buhok, ayan. Pero yung buhok natin, ginagamit din po natin yan sa mga pampaswerte mga bossing. Ngayon po, idip nyo lang siyang ganyan. Habang nakadip po kasi, mananalangin ka ng paulit-ulit, mga 3 minutes. O manalangin ka sa pamamagitan ng suklay nito, ako'y suswertihin at bawat suklay ko, magtatagumpay ako. Lahat ng mga pangarap ko ay matutupad, mananalo na ako ng jackpot. Ayan po mga bossing. Pagtapos po nito, bilad nyo siya sa sinag ng araw. Kaya maghanda ka ng papel na biladan. Papel na lamang mga bossing. Pagkatapos ito mga bossing, yung ating salamin. Kaya lang yung salamin natin, punasan nyo na lang ng bulak kasi baka mabasag. Napunasan nyo ng bulak. Pagtapos po niyan, ibilad sa sinag ng araw. Tapos yung sapatos po natin, punasan nyo po siya, pati loob. Pero bulak pa rin, pero hindi naglalawa. Yung kaparanggot na tubig lamang. Pagtapos po nito, bilad sa sinag ng araw. Ganun din ang stepping. Tapos yung matitira nito, medyo kumuha ka ng halimbawa. Kahit yung suklay, ganyan-ganyan nyo lamang po doon sa inyo pong mga damit, mga bossing. Yung sa tiklo pa ng damit, mga bossing. Ito po para magkaroon kayo ng proteksyon. Kayo po ano man ang inyong pupuntahan, saan man kayo pupunta, ano man ang inyong gagawin, ano man ang inyong pong mga racket. Kayo po laging iaadya kung saan kayo isuswertihin. Pwede rin po sa bag po ninyo, haplos nyo lamang, yung bulak na lamang mga bossing para mas maging magaan. Andaloy ng swerte mga bossing. At puti, busila, kalinisan ng kalooban. Kapag ikaw ay mabait na tao, ikaw may mapagbigay, ikaw po yung maunang weigh-in, hindi ka nakikipag-away, naunawaan mo mga bagay-bagay, like ka nananalangin ng maganda sa kapwa. Kahit anong pagsubok na dumating sa inyo, huwag ka matakot. Malalampasan niyo po yan mga bossing. Ngayon, kung hindi po kayo ganun, unti-unti natin baguhin. Kasi ako po ay pasaway din dati. Talaga ang dami ko rin mga pinagagawa mga pagsubok. Kaya lang binago ko po ito kasi hindi ko ikinatagumpay. Ikinalubog ko po ito at napakarami sa aming pagsubok na dumating. Ayan, nakapayak tayo. Ngayon po mga bossing, para tuloy-tuloy ang swerte po natin. Lahat ng tao ay pwedeng magbago. Lahat po yan ay para tuloy-tuloy ang ating tagumpay. Kasi ganun din po ang ginawa ko. Kumbaga, ako kung base sa akin mga karanasan mga bossing at base sa akin mga nasaksihan, base sa akin mga nalalaman, yun po yung mga sinishen ko po sa inyo. At yun po mga bossing ko, once na kumbaga ganun kang kabuti, kahit may mga pagsubukan dumarating, mabilis siyang nasusolusyonan or kaya nababago ang takbo ng pamumuhay. Parang mas nagiging magaan ang flow ng swerte, lalo na sa usapin ng pera. Tapos, yun din po yung strong relationship ng family, malayo ka sa anong kapamakan,
Yan po isa rin sa mga sikreto. Kaya ako kayo po naniniwala sa mga itong mga pamamaraan at kayo po mga bossing ko ay isa sa maraming pagsubok na pinagdadaanan. Walang ibang makakatulong sa inyo kundi kayo lamang. Minsan ka mabigyan ng tulong, yung po mga bossing, hindi naman permanente na lagi-lagi. Ikaw lang talaga magbibuild ng inyong sarili, lalo na kung marami kang mga problema pinagdadaanan. Kaya ako kayo naniniwala sa mga itong mga pamamaraan mga bossing. Good luck po sa inyong lahat. Salamat po.